Hello guys! Welcome po ulit sa Dimamugay Channel. Ito po yung Series 2, Part 6 ng ating Dynamic PDF Stamp Tutorial Project. Kung nakarating kayo dito guys, gusto ko kayong i-congratulate dahil malapit na yung ating moment of truth dito sa codes natin. Matitesting na natin ngayon to. So guys, tuloy tayo. Okay, so konti na lang. Maglagay na lang tayo ng mga if statement dito. So, simulan na natin. So, ganyan. Tingnan natin yung event. Source for real and event source tab stamp name. Dapat ganito ang pangalan niya. Ayan. Tapos equal-equal natin. Then ito guys, no? Puntahan natin yung stamp name natin, yung nandun sa close muna natin, no? Nandito sa organize pages. Tapos more and page templates. Ito guys, yung pangalan natin. So copy natin to. Asa na ba yun? Yan. Copy natin. Then, close natin and close natin to. Then control shift 7 ulit para lalabas yung mga code fields. Ayan, so balik tayo sa ating codes. So ipipaste na natin dito. Ayan, ganyan lang guys. And curly bracket ulit. Ayan. So mag if statement ulit tayo dito, no? Kung okay yung pinindot ng user. Yan, kung okay ba siya. So, tawagin natin yung ating form routing. Ayan, tapos sa daming call ito. So, yung do dialogue natin. Yan. Yan lang. Wala tayong parameter. Then, i-close natin yung statement natin. So, ito may error agad tayo pumula eh. So, alisin natin to isa. Yun, okay na. And curly bracket ulit. Yan guys. So, sa loob niyan, unahin muna natin yung checkbox. Oh, yun, checkboxes. So, if statement ulit tayo. Form routing, tab lang, then B check 1, yan lang. Then, curly bracket ulit. And then, yun. Ipasa na natin yung content nun. Get filled. Wala siya dito. Ayan. Tapos, hanapin natin kung ano yung dito, guys. Yung field name natin. Ito, checkbox 1. Ayan. Hanggang checkbox 4. So, yan yung ilagay natin dito. Checkbox 1. Wala palang space. Ayan. Okay, and then, ayan, ayan, tapos sa dot, ayan, check this box, ayan, tapos 0 lang dito, and true. Okay, then terminating character, ayan, ayan, yung kabuang code. So, ang ibig sabihin nun, ng code na to is hanapin natin yung get field. Itong variable natin dito na checkbox, pangalan ng field natin. Then sa simula, 0 natin and then depende kung ano yung by default, 0 siya. Then pagka naka-true naman, na-check natin, then mag-check din yung stamp natin. Ayan. So ganun ulit. As usual guys, para mabilis. Kapatulis natin. Gamit tayo ng copy-paste ngayon. So, checkbox 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapos rename na lang natin. Ayan. So, 2, 3, 3, ay, mali. 3, mali. Dito, ayan, di pa. Pamali ako.
4 and last 4. Okay. Tapos punta naman tayo sa text field naman, the string natin. String fields. So lagyan natin fields yan. Ayan. Okay. So ganun ulit. Diba? Lalagyan ulit natin ng codes dito. Pero this time, guys, wala na tayong conditioning. Ito na, diretso na tayo. This get filled. Yan. Tapos, kung ano yung field names natin dito. Yan, field 1 hanggang 3. Tapos may by. So, yan yun. Field 1. Okay, then value. Then equals form routing. Yan, tab lang tayo. Tapos yung str1 natin. Ayan, di ba? Lumabas siya. Then terminating character ulit. And then copy-paste lang ulit. Copy naman to. Sobrang bilis. Kaya yan yung nagpapabilis ng codes natin dahil sa copy-paste. Sana wala tayong mali, no? Sa pag-copy-paste natin. Ito pala, by ito. Ano bang pangalan dito? By. Tama, by lang. Okay. Tapos, palitan natin to. Huwag natin kalimutang palitan. Ito, two, string 2, string 3, then string 4. Control S again, guys. Para sigurado tayo. Okay. So, ayan. Tapos na yung code natin. Pero mayroon tayong isang code na hindi natin ilalagay dito, which is yung date. No? Kailangan natin, alam natin kung saan natin kuhanin yung date na yon. Dito, kiklik natin. Ito, tapos na to yung codes nito. So, dito naman tayo. Right-click natin tong field na to. And properties. Tapos, dito. Ayan. Sa calculate tab. Tapos, click natin yung custom calculation script. Ayan, then edit tayo. So, wala na to dito, guys, na tab. Hindi na uobra yung tab dyan. Kaya, ayun. So, ito lang yung code nyan. Get filled. So, ano ba yung ating... Ano ba yung ating... Okay nga muna natin. Ay, cancel nga muna natin. Ano ba yung... Yan, date lang. Yung field natin. Ulit, ulit. This... Get filled date. Gawin natin ganito. O nga pala guys, no, kapag gumamit ka ng double quote, dapat double quote din yung pair niya. Pag single quote, dapat single quote din yung gamit natin sa pair. Yan. Tapos value. And then equal natin. Ito guys, yung util print D. Yan. Okay, then yung format natin, gawin natin DD, MM, YYYY. Doon sa isang series ko, tatlo lang yung Y ko, kaya kamali pala ako doon. Ayan, tapos comma and new date. Doon, mali. Doon. Then terminating statement again. Ayan. So, review natin, print date. Util, format, looks good. Okay natin guys. So, ayan na, kung mapakikita nyo, automatic na yung date. Diba? So, ayun, lagi tayo may date dyan na nakukuha. So, save natin, control S, and close natin to. Ah, wag na natin close para visible yung mga fields natin. Yung code natin, ito. So, ayan guys, tapos na tayo. Congratulations! Ang gagawin natin ngayon dito is mag-copy-paste ulit tayo. Control A lang. Then, copy. Tapos, i-paste natin dito guys. Right-click and properties. Then, ilagay natin dito. Yan. Then, paste lang natin. So, okay. Yan yun. Then, okay lang. Okay. Close natin and... Control S to save.
Tapos, close na natin to. Try nating install. Alam naman natin yung installation, guys, no? Sa akin, nilagay ko sa... Hindi ko... Ayan, ito. Series 2. Part 6. So, copy natin to and i-install natin sa ating location ng PDF dito. Ito, guys. Paste na tayo. Okay. Yan na, then moment of truth, guys. Tingnan natin kung... Pero bago yan, burahin muna natin yung in-install natin kanina na isa. Ito. Yung series 2. Dun sa part 2 natin. Burahin muna natin yan para hindi siya umalo. Okay. So, ito na. Try na natin. Magbukas na tayo ng sample document natin dito. Ito na lang ulit. So, stamp na tayo, guys. Ito na. Pag wala tayong error, tapos na tayo sa video na to. Pag meron tayong errors, guys, mag-debug tayo sa susunod na video naman, series 2 part 7. So, ayan. Ito na. So, kung makikita nyo, meron na tayong date. Kung ano yung date ngayon. Yung recording date. So, yan. Ayan, guys. Andyan na. O, diba? So, ano na nangyayari ngayon, guys? Pero, anong nangyayari dito sa checkboxes? Mukhang mali. Ayan, guys, yung result ng copy-paste. Minsan, magkakamali talaga. Di maiwasan. Yan. So, try natin kung gumana. Kahit paano. Field 1. Field 2, field 3, and ito by, gawin na lang natin, pangalan ko, Edgar. Then, wala tayong checkbox, guys, hindi natin ma-check, walang checkbox dito, paano? So, magdi-debug tayo. So, ibig sabihin, mayroon tayong part 7 pa para sa debugging. Maliit na lang yun, guys. So, okay natin. Ay, kung napapansin nyo, puro true. Naka-check lahat, wala naman tayong chinek kanina, and working lahat, guys. Congratulations. Kahit may error tayo. Hindi naman siya error. Ano lang, logic flow lang. Date, sakto naman. Tapos yung kung sino yung nag-stamp, which is ako yun. Okay, guys. Sinatsik natin yung error. Kung meron, Control J, as in Japan. Wala. So, wala tayong error. Meaning, working lahat yung codes natin. Maliban dun sa isang, ito. Okay, guys, hanggang dito na lang muna. Thank you very much for watching.